And hello, my waters. Di ko alam kung tama ba na gawin kong content tong itong vlog na ito dahil nagdadalawang isip ako kasi baka you know, makita ng totoong parents niya and alam mo yun, ayoko na na ma-miss na lang nila yung bata and kumbaga parang makikita nila kung gaano nakalaki. So, nagdadalawang isip talaga ako pero nakumbinsi ko naman din si Clyde na ipakilala na namin sa inyo yung yun nga, adopted baby ko and ewan ko kung anong kakalabasan nitong video na to, basta sobrang excited lang ako na ipakilala siya sa inyo and gusto ko rin din na kumbaga transparent ako sa mga viewers ko. So sana ay magustuhan nyo itong video na to and keep on watching. What's up, my waters? Welcome back to our channel. Nagugulat to. At nagugulat ka. Nagugulat ka, baby. So, kung nakikita nyo naman sa title, itong video na to ay hindi challenge, hindi kung ano mang gagawin namin ni Clyde. Yep. I just wanna share this video sa inyo, my waters, kasi sobrang dami sa inyo ang nagtatanong kung sino tong baby lagi na kasama namin sa vid and hindi pa namin siya nai-introduce sa inyo. So, kung gusto niyo siyang mas makilala pa, tapusin niyo lang itong video na ito. And so, gaya nga nang sabi namin kanina, matagal na namin nakakasama to sa mga vlog namin. Hindi pa namin siya napapakilala sa inyo. Pasulpot-sulpot niya. Oo. So, kahapon kasi... Masarap yung candy. Candy. So, ito po ay si Eres Valentin Pacheco. So, ang dati niyang pangalan is... Ang dati niyang pangalan bago namin siya in-adopt is Prince Mendoza. And since ang birthday kasi nito is... Ano? Oh, isa pang candy. Oh, hingin mo kay daddy. Mamaya, nagbablog tayo. Kunin mo. Ayan, so ang dati niyang pangalan dun sa totoong parents niya is Prince Mendoza. Pero since February 14, 2018 kasi siya pinanganak, nung napunta na siya sa akin, pinangalanan ko siya na Eres Valentin. Ayan, so hindi pa kami ni Clyde noon nung in-adopt ko si Eres kasi single ako noon nung in-adopt ko to. And sobrang saya sa pakiramdam na alam niyo yun, meron akong matatawag na sarili kong anak, ganyan. Kahit na hindi sa akin talaga siya lumabas or hindi siya sa akin ang galing kasi nga hindi naman ako magkakaroon ng anak. So, I decided na mag-adopt na lang. So, ayun, sa una, ano, sasabihin ko sa inyo, sobrang hindi madali na mag-ampon. Ouch, baby. Sakit. Hindi madaling... Alagay niya karot. Hindi, tsaka sobra lalo na nung maliit pa siya. Sobrang napakaiyakin niya. And mga 2 weeks pa lang kasi siya nung pinapanganak, kinuha ko na siya. So, kami na yung nagpalaki and ako na talaga yung parang ako na talaga yung tumayo niyang nanay. And sobrang nagpapahelp na lang ako dun sa mga tita ko para minsan, di ba kasi wala ako, meron akong mga work. So, iniiwan ko siya dun, ganyan. And sobrang hirap kasi minsan pag ako yung nag-aalaga sa kanya sa gabi, hindi ako makatulog. Kumbaga, hindi ko malaliman yung tulog ko kasi... Iniisip ko baka biglang makagat ng ipis, baka makagat ng lamok. Tapos alam mo yun, konting galaw niya lang, nagigising agad ako. Kasi alam mo naman, pagka baby talaga mahirap mag-alaga. Oo, so ang saya lang sa pakiramdam na nakikita ko na siya na ganito nakalaki. So alam nyo, kinukwento sa akin Lars yun na nung pagpapagawaan pa kami. Talagang hirap na hirap siya mag-alaga. So, tinan mo naman ngayon, di ba? Ang laki na niya. So, say hi. Say sobrang hi. Worth it naman, di ba? Ayan, so ang mga totoong parents talaga ni Eres ay from Quezon City. So, nakilala ko sila. Actually, hindi ko sila kilala. Yung tita ko yung may kakilala dun sa mother.
na sinabi na gusto niyang ipaampun. So, ako naman, sa tingin ko, stable naman ako and mabibigyan ko naman siya ng magandang future. So, nag-isip ako talagang mabuti bago ako umuo. Kasi nga, di ba, parang iniisip ko, kaya ko ba? Parang, handa ko na ba tanggapin yung responsibility na maging, you know, nanay, kahit papano. And, parang biglang may sumagi sa isip ko na, oo, kaya mo yan. Diba? And, iniisip ko din naman na, pagtanda ko, wala akong makakasama, wala akong anak na, hindi ako magkakaroon ng anak. So, diba, at least kahit papano makapagpalaki ako ng isang bata na, ay, alam mo yun, makikinig kasama ko sa buhay. Saka hindi lang yun, diba? Makakasama mo sa panghabang buhay. Ayan, so, share ko lang na nung una, hindi naniniwala si Clyde na meron akong adopted na bata. Meron akong nag-adopt ako. So, anong pakiramdam mo ba nung unang nakita mo si Eris? Hindi, yung nung unang kong nakita si Eris, sabi ko na lang, kanino anak to? Tapos sabi nila, hindi pa alam kay Lars yung ha? Tapos nagulat ako na siya talaga, may anak pala si Lars talaga. Yung pala, nag-adopt na siya. So, kinwento na sa akin nurse lahat. Naiintindihan ko naman. Kaya sobrang mahal ko si Clyde kasi sobrang mahal din niya si Eris. Kumbaga, alam ko nung unang nakilala ko si Clyde, parang sobrang immature pa siya, ganyan. Pero habang tumatagal kami, habang kasama namin to si Eris, kumbaga parang nagiging tatay na din siya. Parang nag-a-act na rin siya as father para kay alam mo yung intin. Feeling ng isang maging ama. Ang sarap sa feeling kasi kunyari na eto, may ganito kang baby, diba? Yung tuwing alis kami ni Lars, pag uwi namin sa bahay, isasalubong sa aming batang maliit, tas yayakap sa amin, diba? Ang sarap sa feeling ng ganun, diba? Ayan, so alam nyo yun, sobrang sarap sa feeling na kahit alam kong ako ha, hindi ako magkakaanak in the future, pero makita tong ganito kagwapong bata at sobrang laki na, so parang sobrang blessed. Sa atin naman naman, magkamukha kami ng dalawa, di ba? Actually, magkamukha sila ni Clyde. Parang talaga kaming tunay na magtatay. Hindi pa sa cellphone. Ako din naman, tanggap ko naman na hindi kami magkakaroon ng anak ni Lars or magkaka-baby, di ba? So, buti na lang talaga at may dumating na isang batang makulit sa buhay namin, no? Na makakasama namin sa pagtanda namin at makakatulong namin. Diba? Tsaka sobrang, alam mo, naiiyak ako sa tuwing naisip ko na sobrang apakalaking blessing na itong batang to. Apakaswerte, apaka lahat na lang talaga. Sobrang saya ng puso ko pag nakikita ko siya, pag uuwi ako galing malayo, tapos makikita ko na siya. Parang sobrang lahat ng pagod ko natatanggal. Saka itong batang to, guys, mula nung dumating sa amin first. Daming blessings na dumadating sa amin talaga. Ibang blessings talaga yung madadama mo talaga sa puso. And so, na-realize ko din and gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi mo kailangan maging tunay na babae or tunay na lalaki para matawag na isang magulang kasi as long as nandun yung pagmamahal mo dun sa bata, as long as na ready ka na magpakamagulang sa isang bata kagaya nga nito, pwedeng-pwede kang maging magulang. And siguro nga sinwerte lang din ako na meron akong Eris Valentin sa buhay ko. Ay! Nandun ba si Intin? Oo, andito. Kinaya anak ko, matutulog yan. Ito pala yung nanay mo. Ito pala yung nanay niya. Diyos ko, ito pala yung nanay.